morning mga boss. Nandito tayo ngayon sa daan, papunta tayo sa farm. Nandito ako ngayon sa bayan ng Rosario, papanik na ako ng bukid. The farm. Mag-aakit kami ng mga sisiw. Okay, pag-aakit namin ng sisiw, ilalabag na namin sa brooder sa mga pinagawa kong brooder sa mga farm boy natin. Sundan niyo lang po yung mga ginagawa namin sa farm. Mga boss, para hindi ko kayo maligaw, ang mga ituturo lang naman namin dito is yung mga napagtagumpayan namin, yung mga kamalian, ituturo din namin para maiwasan nyo. Hindi naman puro mali yung puro tama yung ituturo natin, mga boss. Kailangan ipakita din natin yung mga kamalian, yung mga kamalian natin last year, hindi na natin kailangan i-apply ngayong taon na to. Alam nyo naman mga boss, taon-taon matututo kayo sa mga ginagawa nyo. Basta lagi lang po kayo nakatutok sa ginagawa nyo, basta mahal nyo po yung ginagawa nyo, wala po magiging problema sa mga gusto nyo. Basta kung mahilig ka talaga sa breeding, tamang-tama yung channel ko para panoorin mo. O nga pala, lagi nyo tatanda, bago po kayo magbakuna ng mga sisiw nyo, kailangan kumonsulta muna kayo sa mga vet nyo dyan sa inyong lugar. Siyempre, kanya-kanya tayong case. Iba yung tumatama sa north, iba rin yung tumatama dito sa south. Kung ikaw ay taga north, kumonsulta ka sa veterinaryo nyo dyan para matingnan yung case ng inyong farm. Kung ano-ano po ba yung mga tumatama sa inyo sa farm. Para malaman din kung ano yung mga dapat na ibakuna. Ako, sa case ko, binigay ko kay Baby Canillas na ito yung mga tumatama sa akin sa farm. Kaya na babakunahan ko na sila kagad ng mga dapat na ibakuna. Mahal nga lang yung mga bakuna ko, pero talagang worth it. Talagang sulit naman. Kahit mahal, sulit naman. Hindi naman ako nanghihinayang sa pagbili ng bakuna. Mas nanghihinayang ako bumili ng gamot. Kaya kung ako sa inyo, kahit konti yan, magbakuna pa rin kayo. Para po hindi po masayang yung mga breeding nyo. Ngayon, nagbabalik po ako sa pagbablog para marami pong nakakami sa akin. Marami na po nag-PPM, hindi na po mabilang yung mga nag-PPM sa akin kung kailan ba daw ako babalik sa vlogging. Kaya yun naman po yung pinagmamalaking pasyensya ko po dahil po ako yung naging busy. Dahil nga po sa pandemic, hindi ko po kaya pagsabayan yung pamilya ko at saka yung pandemic. Inuna ko po muna yung kailangan ng pamilya ko para kayong kailangan ng farm para magtuloy-tuloy po. Babalik po tayo sa vlogging. Wala po kayong mamiss. Sa bakuna na po tayo nun mga boss eh. Ito ngayon, magbabakuna ulit tayo. Nakapagpapisa na ako ngayon. Pupunta ako ngayon ng farm para magbakuna ulit. Checking range kung okay ba. Basta kung may malian o kayo ngayon, lagi nyo tatandaan mga boss. Kung kayo man po ay may magkamali ngayon, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Dahil lahat ng tagumpay, nakaranas yan ng daang kamalian. Lahat na nagtagumpay, dumaan muna yan sa pagkakamali. Walang taong nagtagumpay na hindi nagkamali. Lahat yan dumaan sa pagkakamali bago magtagumpay. Lahat ng pagkakamali ay naging aral. Kaya huwag kayo masiraan ng loob kung bakit ay, hindi ko kaya mag-breed. Nagkasakit yung mga sisyo ko last year. Huwag ganun. Kung ano yung kamalian nyo ngayon taon, huwag nyo nang i-apply sa susunod na taon. Ganun lang yun mga boss. Marami akong kakilala, hard loser. Hindi na nila tinutuloy yung breeding nila kasi nahihirapan daw sila. Pag tinigil mo tong hilig mo, wala na. Tapos na ang boxing. Kaya kung ako sa inyo, kung hilig nyo talaga to, tamang-tama itong mga video kong ito para mapanood nyo. Siyempre, kasama namin sila Pitbull and Nelson. May mga dala kami mga karton tsaka pigs para sa farm. It's almost 6 a.m. Alas 4 a.m. pa lang umalis na kami sa Manila para dito papunta sa farm. Ganun yung ginagawa namin lagi. So tuloy-tuloy lang mga boss. Update ko kayo lagi. Bye-bye! Hello mga boss. Ganito ngayon yung ginawa natin brooder para sa ating mga sisiw.
Ang ginawa naman natin ngayong taon na to, kulay blue dito sa ibaba, tapos dito plastic na sa ibabaw. Kaya ako ginawang kulay blue sa baba. Pag nakikita ng mga isiw yung nagtatakbo ang aso, na bubulabog sila, na sa kadahilan na nagkakaroon sila ngayon ng stress. Kaya ginawa ko, ilagyan ko ng kulay blue sa ilalim. Ayan, tapos plastic sa ibabaw, tapos yung kapraso doon, ano din, kulay blue. Ayan, nilalagyan na namin ngayon ng rhinoleum. Ito po yung loob niya, mga boss. Pagkatapos niyan, lagyan ng tape. Ang gagawin na natin, bubuhusan na natin sila ng ipa. Malaki tong brooder na to. Kasi nangyayari, pag masyadong maliit, last year, maliit masyadong ginawa ko. Kaya nagsisiksikan sila ngayon. Ito, pinalakihan ko. Para happy-happy sila sa loob. Ganun talaga, mga boss. Taon-taon, magkakaroon tayo ng bagong idea. Taon-taon, natututo tayo. Lagi nyo tatandaan, ang experience nyo, ang laging magtuturo sa inyo. Kung ano yung kamalian nyo na last year, kailangan hindi nyo na gawin ngayong taon na to. Ganun lang po. Basta tatandaan nyo, lagi nyo huwag kakalimutan na magbakuna. Ngayon, nilagyan po natin ang bintana to. Ayan, iaangat na lang yan pag masyadong sobrang init. Ayan, nasisikatan siya ng araw sa umaga. Umaga po yan. Para na didisinfect ngayon yung mga tae ng mga sisiw. Kailangan ganyan talaga. Ayan, bubuhusan natin yung ipa, ikakalat natin. Bubuhusan natin ang ipa. Rizal sa English. Ayan. Ito yung kaprasong gulay blue natin. Tapos doon is polythene plastic. Nilalagyan ko rin ng lambat para paglaki nila hindi sila magbangga, ano. Kahit banggay nila hindi sila mabubutas. Na nailatag na po natin ang mga ipa. Ngayon papantayin na lang natin ang ipa. Pagkatapos natin pantayin ang ipa, lalatagan natin ang lona. Pagkalatag ng lona, doon natin ipapataw yung kainan nila, pakainan nila. Papantayin nila yan. Lalagyan naman natin ang lona para may tungtungan yung kainan nila. Pagkain natin sa kanila is mga jellies. Pantay mo dan. Kailangan pantay sila, ha. Nangyayari sa atin ngayon, mga boss, one man army. Ako po yung videographer. Ako din yung nagsasalita. Kaya ngayon, madalas nyo ako hindi makikita sa pag si video kasi ako yung nagbibideo. Kadailanan yung videographer ko wala. Takot po sa COVID. Lintik na COVID yan. Iskap. Bali biniyahin namin yan mula Taguig hanggang dito sa Batangas. Zero mortality. Wala pong namatay sa aming pagbabiyahe. Ibig sabihin, healthy po sila. Basta gawin nyo po ng tama yung pagpapriming nyo. Nabakunahan na po siya ng anti-coccidiosis. Kailangan makapag-vaccine kayo ng anti-coccidiosis, mga boss. Ayan, kumakain na sila ng jelly ace. Yung jelly ace po natin is matamis. Alam naman po natin, ang jelly ace is may sugar.
Sugar is source of energy. Ayan ang unang-unang kakainin ng mga sisu natin bago po sila kumain ng solid na pagkain. Pagkatapos sila kumain ng jelly ace, mga boss, after 2 hours, saka natin sila paiinumin ng fresh water. Ang tubig po namin dito sa farm is bukal. Ayan, wala na pong kaarte-arte po yan, mga boss. Ganito lang po yung brooder ko. Parang ano lang po, greenhouse. Si Kenneth po natin doon, sinusubsob po yung uso ng sisyo para malasahan niya na yung delay. Mamaya, paiinumin na natin sila after 2 hours. Pagkatapos nilang naubos yung mga jellies. Mga babies! Tapos na tayo mag-transfer ng mga sisiw. Tapos na tayo. Ang gagawin na lang natin, mag-aligid-aligid kung ano yung kulang sa brooder natin. Ngayon, tayin natin nila maubos yung jelly ace na kinakain nila. Bali, after 2 hours, saka natin sila bibigyan ng tubig. Pagkatapos natin sila bigyan ng tubig, doon na natin sila bibigyan ng solid food. Ng chick booster. Ngayon po, i-update ko po kayo ng i-update, mga boss. Kung napapanood nyo tong video ko, kung bago ko pa lang kayo sa channel ko, huwag nyo kakalimutan pong mag-subscribe at saka mag-like sa channel ko. Kalantas Game Farm, makikita po nyo yung notification bell dyan, pakiclick na lang po para makapagtulungan tayo, lalong-lalo na sa mga OFW na mga ginagawa nilang libangan, pag day off nila or pag uuwi sila. Ganito lang po, sundan nyo lang po. Kung ano naman po yung mga nagawa kong mali, i-update ko po rin kayo para hindi na po kayo maligaw.